Manood, makinig, matuto. Manood, makinig, at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabanang kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluan ngayon. Ako nga pala si Teacher RJ na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay ang kwento tungkol sa isang batang siningning. Bituin siya kung tawagin ang kanyang pamilya. Aalamin natin ngayon kung bakit ito ang tawag sa kanya. Ang kwento ay pinamagatang Bituin. Isinulat, iginuhit at binigyang buhay ng inyong lingkod, RJ Jimenea Alvarado ng Schools Division of Iloilo City. Tara, simulan na natin ang paglakbay sa kabanang kwento ng bayan ko. Halina't makinig! Bituin. Ako si Ningning. Bituin daw ako kung maituturing. Palagi nga akong nagtataka kung bakit bituin sa akin ay tawag nila. Mahilig kasi akong pumunta, lalong-lalo na sa harap ng aking lolo at lola. Bahay, kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. Sabi pa nila, "Oh, Ningning, ikaw ay aming bituin. Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa buhay namin." Heto pa si nanay at tatay. Sa pagsasayaw, sila ang aking kaagapay. Sabi nga nila palagi, "Ang galing mo talaga, anak. Ikaw ang aming bituin. Sa entablado ay sobra kang nagniningning." Hilig ko din ang pag-arte. Ang pananakot at paghiya ay itinuro ni na kuya at ate. Rah! Oh, naku, wag pa! Sabi nila sa akin, "Magaling ka talaga kapatid namin bituin. Mas magaling ka pa kaysa sa amin." Ewan ko ba kung bakit palagi nila itong sinasabi, pero ang puso ko naman ay sobrang nakikiliti. Dahil dito, lalo ko pang ginagalingan upang sa huli, ang iba, ako ay tularan. Minsan ako ay napatanong sa aking sarili, hindi ko lubos maisip kung bakit ito nangyayari. Ako ba talaga ay nagbibigay kulay at nagniningning? O talaga bang ako'y magaling? Ako'y nagpapasalamat na lamang sa ating Panginoon dahil sa aking panalangin, siya ay tumugon. Na sana sa aking pagising, pamilya ko'y mayakap ko pa rin upang maiabot ang likha kong munting sining. Hugis puso na liham pasasalamat ang aking isinulat. Siguradong sila'y matutuwa sa kanilang pagbuklat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang minamahal ko po kayong tapat. Kayo ang tunay na bituin. Kayo ang nagbibigay pag-asa, lalo na sa mga bagay na inaakala ko'y hindi ko makakaya. Dahil dito, ako ay nagkaroon ng tiwala sa sarili. Pangako ko na sa mga hamon ng buhay, ako ay magwawagi. Ako nga pala ulit si Ningning. Kahit walang mga paa, hindi mawawala ng pag-asa. At dito nagwawakas ang kwentong pinamagatang Bituin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.